Market is down by 292 points or 4.35% week on week. Acen, siya lang ang malakas! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Weekend Edition. Kaya weekly wrap tayo. Yung narinig ninyong down ng market ng 4% ay week on week yan. Medyo malaki yan. Hindi pala medyo malaki. Malaki talaga yan. Week on week ha mga titos and titas. Pero si Acen, nagpapakitang gilas. Ilang araw na ba nagpe-flex yan? Nagpe-flex ng muscles eh mga titos and titas. So sisilipin natin yan. Siyempre, kasama po si Dito MM, APL, PHA, at CMG. Let's have a short prayer muna bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, syempre kung naligaw lang kayo dito sa tambayan natin, sa channel natin, Tito Vlogs po, tambayan tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin, kinukwento natin, mapa-pains at mapa-gains yan. Mapa-pula ang market, mapa-green ang market, eh nandito tayo. Kaya kung naghahanap kayo ng tatambayan dito sa stock market, kahit duguan ang inyong portfolio, welcome na welcome po kayo sa ating tambayan. Tara na, sok pa na, click nyo kagad yung subscribe button at isama ninyo sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes po, nagkakaroon kami ng live stream 9:20 to 10:20 o PSE opening bell live. Samahan nyo po kami, no? At makipagkulitan at matuto rin ang ilang pang mga Tito moves dyan. At para makahabol kagad kayo dito sa ating tambayan, meron pa tayong starter kit. Yan. Diyan po nagsisimula lahat ng tambay, mga titos at titas. Kaya kung natapos nyo ng panoorin itong video na to, pwede nyo nang puntahan yan. Panoorin nyo na po, pati commercial. Yan ang bigay. So, lika na, silipin na natin ano nangyari sa market natin today. Ito po, brought to you by 2TradeAsia. Ayan, ayusin natin ang konti. Ayan. Pulahan, pulang-pula. Lahat ng sector po ay kulay pula ngayong araw na to mga titos and titas. Value turnover natin, malaki to. It's 10 billion. Ayan, malaki, pero pula. Ang gainers natin ay tinambakan ng losers. 64 lang po ang gainers at ang losers natin ay 157. So bumawi na naman yung mga losers. So ang laro natin parang tambakan. Ganyan ho talaga, no? Pagka ang sentiment ng buong market ay pangit, konti lang yung akyat, pero pagka bumaba, sobrang dami. Ang net foreign selling ay ang laki naman, 1.3 billion. Laki na rin. Ang dami pa rin. Tuloy-tuloy pa rin po naglalabasan yung mga foreign sa ating market. At probably naubusan na ng pansalo yung mga locals natin. Mukhang kasi last year, ang ganda eh. Kahit puro foreign selling, nasasalo yung market natin. Ano? Ngayon ay mukhang nagkaubusan na. Kaya ba bumababa yan? Pero sisilipin pa natin sa chart, ano na ba ang lagay? Ano na ba ang kahihinat na ng market natin? Today naman, down tayo ng 194 points or 2.94%. Pero nakita ko kanina sa chart, nag-close na tayo below MA20. No, mamaya, pagkwentuhan po natin yan. Ha? Ipasok muna natin, syempre, yung ating mga tabalits, no? Ito po, unahin natin galing sa inquirer.net. Okta proposes hard GCQ or soft MECQ to contain COVID-19 surge. Ba parang in between to. Para medyo nasa gitna, no? Manila, Philippines, a group of experts monitoring COVID-19 situation in the Philippines is proposing the implementation of a hard GCQ or a soft MECQ in a move to contain the current surge of cases in the country. In a press briefing, Professor Ranjit Rai of the UP Octa Research Team said that while waiting minimum health public standard,
that while following minimum health standards are important, this approach alone will not be enough to contain the surge in COVID-19 cases. The purpose of our circuit breaker proposal, aba, parang PSE rin to, may circuit breaker ha, or you can call it hard GCQ, soft ECQ, or whatever name the government decides to use moving forward, it has to have the impact of reducing the reproduction rate, sabi po ni Tito Ryan, mga titos and titas, sabi ni Tito Ranjit Ray. So maganda naman itong proposal, para sa akin good news naman ako dito, no? Kumpara nga naman kung i-ECQ na naman tayo, talagang mapipilay na yung economy. Based naman sa mga naririnig natin na news, kahit kay spokes, no, kay Secretary Roque, parang agree naman yata sila dito sa circuit breaker ng mga titos and titas. So ayos na to. Parang itong circuit breaker, i-reduce lang nila yung capacity, for example, ng mga restaurants. Hindi totally isasara, di ba? So from 50%, pagka naka-circuit breaker tayo, reduce to 30% for the next 2 weeks, di ba? Yung mga opisina, sabi 50%, no, yata i-reduce, no, so i-encourage work from home again. Maganda na rin yon kesa yung total ECQ talaga tayo na walang makakalabas, no, mga titos and titas. Dahil pag yun ang nangyari, deads na talaga ang economy natin. So this is really a balance, eh, no, between health and economy na matagal naman nating sinasabi na. Ang good thing nakikita naman natin sa government ngayon, kahit papano, pinapansin na nila yung economy. Kasi otherwise, no, yung 7,000 cases nga pala, no, mga titos and titas, ATH na naman tayo today, no? 7,000 cases. Oh, sabi ko nga kanina, hindi pa sinaktong 7,107, parang 7,103 yata, eh. Para isang ano, per island. ATH tayo, at makikita nyo, no, yung response ng ating government agencies. ATH, pero hindi masyadong, hindi nila gusto mag-ECQ. Diba? So medyo makikita mo, medyo pro-economy. Ayan, yan ang mga basa dyan. Kanina po, nakikinig tayo ng news. So sinabi rin ng World Health Organization, kailangan bantayan yung capacity ng mga hospitals. So meaning to say, kahit naka ATH tayo ngayon ng COVID compared nung mga nagsimula yung parang last year, di ba, nung kasagsagan ng COVID, mas malaki na yung capacity ng hospital natin ngayon. Kasi dati ilang cases lang tayo, 400, 500 puno ang ospital, eh. Ngayon 7,000. Wala pang sumisigaw na. Hop, wala pang ganoon, eh, ng mga titos and titas. So hopefully with the vaccine, yung pagdating ng vaccine, tapos inaprubahan na rin ni President Duterte, no, na ilipa yung second dose ng mga frontliners daw ay imbis na sa kanila ulit ibigay, ay ibigay na muna dun sa mga iba pang mga frontliners. So mas marami yung mga babakunahan. So hopefully itong mga efforts na to, pag pinag-plus-plus-plus mo, ay makatulong talaga sa ating economy. Nandun tayo sa point, no, nung economy natin, kung babalik ba tayo or magbabounce na tayo, para sa akin, ha? Kaya mamaya silipin natin yung market. Next balita, galing po sa Philippine Star. Massive fiscal response may be economy's only hope as pandemic exhausts BSP's tools. Manila, Philippines, a central banker reached the limits of their powers. A massive fiscal response may be the economy's only hope to get out of the coronavirus hole. Something the Duterte administration is reluctant to give. Rising inflation would likely prevent BSP from giving additional monetary support once the powerful monetary board meets on March 25. Sabi yan ni Tito Noelan Abis, economist ng HSBC. So, the key rate would likely be kept in historic low, na 2% daw, mga titos and titas. This means fiscal policy is perhaps the only lever that the country's economy can rely on for the recovery. So, yun na. Mukhang dati,
Sabi ni Tito Benchok, no, marami pa kaming bala. Huwag kayo mag-alala, 'di ba? Narinig niyo sa atin 'yan, 'di ba? Meron pang bala BSP, no? Kasi malaki ang factor, malaki ang role po ng Bangko Sentral sa paglago ng economy natin. Yung pag-control ng supply, no, ng pera na umiikot sa economy. Pero mukha ngayon, dead end na tayo, kaya kailangan na ng fiscal policies, no, na kailangan. Yun na yata ang hinihingi, no, ng mga economist natin. Mukhang hindi na madadali dun sa rate cut. Mukhang hindi na madadali dun, no. So kailangan na ng talagang fiscal response, no, massive fiscal response, mga titos and titas. Sana, nako. Ito, no, hindi magandang balita, no, mga titos and titas, lalo na dati ang ganda ng ni Tito Benjok, no, di ba? Ngayon medyo parang tahimik. Next balita galing sa business world, nickel prices to come off highs in 2021, Fitch Solutions says. Galing po sa business world ito, nickel prices are expected to come off current highs in 2021 as more supply becomes available to the market but will be underpinned by recovering economies. Sabi yan ng Fitch Solutions Country Risk and Industry Research. In a report, Fitch Solutions upgraded its 2021 average nickel ore price forecast to $15,750 per ton from $15,250 previously. Prices over the past few months have progressed to multi-year highs. Oo nga naman, di ba? Iba naman din yung talo ng presyo ng nickel. On the back of increased optimism in the market, a weakening dollar, and bullish expectations about nickel supply. According to Fitch Solutions, the current nickel price is about $18,180 per ton but will drop as supply increases in key markets. The end of the rainy season in the Philippines will allow the resumption of nickel mining activity to feed nickel pig iron facilities in China, its dominant nickel ore trading partner. So yan na, mga titos and titas. Ito pa, panghuli na. We are maintaining our bearish outlook on prices in 2021 compared to the year-to-date average of $18,140. Pero parang ito nga, mataas nga itong YTD average na 18,000, ano. Parang tama lang naman yung 15,000 na average niya, no. As increasing supply daw over the year reduces the market deficit, maintaining lower prices. Pero yung 15,000, no, nakikita ko, saan ba tayo nag-compute diyan? Saan ba nag-compute diyan yung mga taga APL natin na sumisilip ng funda? Parang 15 o 14,000 per dry metric ton, eh, no, mga titos and titas, eh. So ito, sabi niya dito, bearish on in 2021 pero long term. Saan ba nabasa kong long term? Ito, we expect the trend to begin taking hold over the coming years as consumers favors EVs with longer driving distances. So yun. Kumbaga sa short term, bearish sila sa 2021, especially nag-top nga daw yung presyo ng nickel, nag-surge na, no. So expect a correction, no? Mukhang nakikita naman natin nagko-correct na pati mga nickel stocks natin. But long term, ito rin ang nakita ko, yung surge ng electric vehicles, no, makikita natin yung demand dyan. Nakita ko sa news kahapon yung Volkswagen. Volkswagen yan, sabi sa Germany, ha. Pero dito sa atin sa Pilipinas, Volkswagen. Yung ano, kotseng kuba tawag dyan, ha. Yan dito sa Pilipinas. Meron na rin sila, no. Pinapasok na rin nila yung electric vehicle sector. Nagde-develop na rin sila. So malaki ho ito long term. Yung sinasabi natin, ano. If you're going to see long term, medyo may pag-asa ka. So pagka hinabaan mo yung time horizon mo, malaki laban ng nickel prices, yung EV, no, pati nga sa solar, eh. Bakit kanyo? Kasi yung mga batteries, eh, no, makikita mo naman Acen, di ba, solar panels. Yung solar panels, so nangangailangan ng mga batteries yon. Yung mga batteries, mga nickel ang laman yan. Tapos
sa kinakat ng supply yata. Australia ba ang magkakat na ng supply or nagkat na? Or Indonesia, alam ko, hindi na nagsusupply sa China. So, long term, good. Short term, not good. Yan ang nickel, mga titos at titas. At dahil weekend ngayon, ipapasok natin, magpapasok tayo ng showbiz balita. Ito, si Tito Derek pa rin eh, ha? Paborit. Derek Ramsey na irita sa blind item na inuugnay sa kanila nina Angelica Pangaliban at Erich. Aba, ay matagal na to. Wala na kayo ni Angelica, ha? Ay, basahin natin. Ano ba itong blind item na to? Hindi talaga nauubusan ng issue si Tito Derek Ramsey hanggang ngayon kahit patuloy pa rin ang bashing sa relasyon nila ni Ellen Adarna. Nabuhay naman ang issue kay Derek noong sila pa ni Angelica Panginiban. Sangkot dito ang pagkakalink kay Erich Gonzalez. Sina Derek at Angelica ay 6 na taong naging magkarelasyon. Si Erich ay co-star ni Derek sa pelikulang Corazon. Naungkat ang isyung ito ng mag-blind item si Mr. Fu sa online program nila ni Manay Lolit at saka ni Tita Christy Permi noong March 16 daw. Tungkol sa naiwan... ano ba ito? Hindi ko tuloy ma... Tungkol sa naiwan sa kwarto ng aktor, ang kwento ni Mr. Fu, nakarating daw ang kwentong yon sa mestisang girlfriend ng aktor. Nang magkita raw sila sa isang event, nagbeso raw ang mestisang girlfriend at si actress na pinagbibintang ang nakaiwan ng kanyang tut sa kwarto ng aktor. Matagal naman na to. Oo, tita... Ano, wag ba, di ba? Kayo na naman eh, tita Ellen eh. Matagal naman na issue to. Nabubuhay nga lang daw ngayon. Ano? Iba. Pagka ganyan talaga ang magandang lalaki ay hindi nilulubayan na issue. Yan ang ating mga tabalits. Ito na, oras na para silipin natin yung ating market, ha. Sandali po lamang. Pasok natin yung charting natin. Galing sa 2 Trade Asia Trading View. Papasok lang natin. Ano, nag-enjoy ba kayo sa showbiz tablets natin? Showbiz tablets natin ngayong araw. Batek mo na. Ayaw lumabas ha. Ulitin natin. Chart, trading view. Mabagal lang ating internet. Ayan na. So, ibang klase talaga pagka magandang lalaki. Na. Ano ginawa ng market natin today? Aba, nagluloko itong internet ko ha. Hoy, mag-load ka! Maraming nag-aantay. Sandali po ha. Bumabagal. Teka muna, PSEI. Andali muna. Andali lang ha. Bakit ayaw mag-load nito? Mabagal ang internet ni Tito. Sandali po lamang. Nagulat ako sa market kanina. Hindi ko binabantayan eh kasi may lakad tayo. Itong nagma-market summary na lang, doon ko nakita. Sabi ko, aba. Ang lalim pala ng binagsak ng market natin today, no? So, nung sinisilip ko po sa chart, ay sabi ko, tinatch na nga po yung kanina, no? Tinatch na yung EMA. Ay, hindi, yung MA200, no, mga titos at titas. Lipat muna tayo dito, ha? Sandali po. Ito. Ito muna tayo. So, today po, mga titos and titas, ay ang ating market, tinatch ang MA200. Nag-close below MA200. MACD laglag pa rin. No? Laglag pa rin ang MACD natin. Weekly, silipin natin. Ano lagay sa weekly?
may support na nag-aabang na blue line yung 6353, no? So pwede tayong saluhin yan sa weekly natin, mga titos and titas. And siguro, no, after some time, sabi nga natin, pagka hindi, eto, pag hindi nag-hold yan 6380 area, yung blue line, dito na tayo pwedeng pulutin sa 5859 area. So, drawing tayo before ng parallel channel dito. Kung tama nga naman itong drawing natin, mga titos and titas. Simula ito nung ano eh. Simula nung nagpa-lockdown tayo, may nakikita naman tayong kahit papano eh parallel channel nga. So pwede, ako sabi ko pwede pa ring noise yan. Yan. Pero laglag tayo doon sa channel ah. Yan po. So pwede pa ring noise yung itong area na yan. Lagyan natin sa daily ah. Yan oh. Kasi nalalaglag naman talaga. Ito po no. Tignan nyo po yan oh. Itong September 8 nalaglag. So pwede pa ring noise yan. Sana tayo nag-bounce noon. Ayun. Ito. Guhitan nga natin. Sa MACD niya, nagbabounce naman siya dyan sa area ng -106. So, tignan po natin. Crucial next week, no? Hindi ko alam bakit siguro na-anticipate ng market na baka magka-lockdown. Kaya down tayo ng 200 points kanina, no? So, mukhang nagkatakbuhan na naman. Next week, we'll see kung tagusin yung tuluyan tayo mag-trade at tagusin natin itong blue line. Itong 2-3, no, diba? So yung blue natin ay nasa 6371, 6380 area. Pagka nirespeto naman yan, we can see a rebound. If not, 5-8. So yun po, no, para ready lang kayo, no, doon sa macro perspective na binabasa natin. But we do not think na we will go back here sa level na to. Tignan nyo naman yung last year, oh. Yung 4,000 level. I don't think na babalik tayo rito, no? Kahit given na yun nga, yung dami ng COVID cases natin, I don't think may babagsak pa tong market dito. But I could be wrong, no, mga titos and titas. We're seeing 5-8 as support. Sinabi naman natin 'yan simula pa nung December eh. Nakikita natin na pwedeng dumikit nga diyan. Pero palagay ko pag kundidikit man 'yan diyan, buyer's market na 'yan. So crucial sa atin muna next week and in the coming weeks itong blue line ha, yung pong 6-3. Pagka bumigayan, expect mo na 5-8 ka na, 5-8-5-9 ka na, so mga 500 points difference, no? Kung mag-bounce naman tayo rito, haharangin pa rin tayo. Kung mag-bounce tayo next week, pwede pa rin tayong harangin ng EMA, yun po, no? So ang dami pa rin haharang sa atin. So talagang medyo malayo, mahaba-habang consolidation ang gagawin ng ating market. So silipin na natin yung malakas. Siya lang ang malakas eh. Acen lang ang malakas, ha? Eto na po si Acen, ano? Lagi naman natin binabantayan to kasama sa market summary natin lagi. Kanina tignan nyo kahit down ng market. Even naman before, sinasabi natin na Acen could be the alpha sa next bull run. Kasi nakita natin, hindi siya nabubugbog. Kahit bugbog yung market, diba? So ngayon po ay up pa nga eh, diba? Up pa nga ng 1.15%, diba? Nag-close po tayo ng 706 and we are trying to break the MA20, yung red line nasa 710 area. Kanina nag-high na tayo ng 715 eh, pero binalik tayo. So dodgy, tignan natin next week, exciting na to. Pagka na-break na yan, nasa 7 peso area na pala tayo, no? So 7.90 yung sinasabi natin na susunod na resistance, tapos ATH ka na. Mahilig pong si Acen sa ganyan, ha? So expect mo, kung tama itong kung gagawin pa rin ni Acen yung dati niya ng ugali, no? Long time ago, kung gagawin niya po yan, expect mo pagka natapos tong konso na to, pwedeng ito po, no? Ito ang gawin. Yan, bomba. Ito nag-konso. Konso bomba. Mahilig po yan eh sa konso bomba. Tignan natin kahit doon sa lower time frame, lower price.
makikita nyo po. Ayan o. Yan ang ugali niyan dati pa. Konso, bomba. Konso, bomba. Ito nga, bumomba pa ng diretso. Dire-diretso na yung sumunod na bomba niya. Kahit dito ho, makikita natin yan. Yun. Ayan, diba? May mga konso siya. Tsaka siya bumobomba. Diba? So, yun. So, maganda ang performance ni Acen considering na bagsak yung market natin, ha, mga titos and titas. Kaya nga sabi natin, dahil naman nung pa, sabi natin, baka ito yung next alpha, no? Kaya, bantayan nyo ho, ha? Bantayan nyo, you have to consider this sa kung nagbumubuo kayo ng inyong portfolio. Pero paalala pa rin, syempre, ito pong ating programa, high-rated KKBB, no? Kanya-kanyang bili at benta po tayo, no? Hindi po to recommendation to buy, sell, or hold. Kaya, dahil nga, your money is your pera. So, yan po si Acen. Tignan natin kung mabreak na yung 710 area. Support natin. Hanapin natin dito. Yan, ang lakas. 650 area. Kung, MACD, malapit na rin mag-cross. Next, si dito na. Dito, nakita ko 10 pesos nag-close. No? Si dito naman, maganda na rin sa akin to eh. No? Parang dribble-dribble na to. Makikita nyo po, no, mga titos and titas, yung ibang mga binabantayan natin, kahit na nag-low-low na yung market, sila, hindi na sila bumabalik doon sa dati nilang low. So, nagko-consolidate na po sila. Ngayon, ang kailangan lang pong bantayan dito, sila ba ay mauunang mag-reverse? Yun ang hindi ko masasabi. Sila ba, pagka nag-okay na ba yung market natin, mauuna bang mag-reverse itong mga to? Or mahuhuli sila at mauuna yung mga talagang binugbog ng binugbog, di ba? Kasi palagay ko mga maraming mga nabugbog kesa rito eh. Dahil ito po ay hindi na nga nag-low, bumaba sa low niya ng 880 o kahit na nagkakabugbugan, mukhang naubos na yung mga sellers. Ang ating resistance still remains po sa 1160 area, mga titos and titas. And support natin is nandiyan pa rin sa 8. Ako, sabi ko nga, consolidation 12 to 8, ang layo niya, 50% ano. Hanip sa konso eh, no? Kita mo nga itong MACD, no? Medyo pa-minor na yan, pa-minor na. Pero magko-konso pa rin eh, para sa akin. Next po, M&M's. Si M&M's. Pumuporma na rin, di ba? Eh, mga nakabuelo na ito, mga ito. Nirespeto yung 450 area. Exciting. Exciting next week kung sakasakaling magbabounce nga tayo, no? So, nirespeto itong 450, no? Area na yan. No? Good na tayo dyan. Nirespeto na eh. Ang resistance, yung 528 pa rin. 528 na ngayon, nakahapon, 530 yan. So, bumababa po yung EMA 13 na mabilis bumaba, no? So, kung magko-consolidate tayo, probably 5... kaya ba mag-conso nito dito? 5 pesos? Parang hindi eh. Subukan nyo ho kung kaya mag-conso. Siguro mga nanandyan sa area na yan. Taas ko kaya. Taas natin ng konti. Konti kasi yung trade pa eh, no? Diyan sa area po na yan, no? So, tignan natin kung dyan magko-conso sa 530 tsaka 450 area. Pero, may ugali ba ito na ito? Ito, yung masandali lang nag-conso pero sandali lang din yung akya tapos bumaba. No? So, pwede pa rin pala niyang biyakin niyang 530. Tapos, dito siya sa gap sa 6 peso. Sa 6 peso area po, po pwedeng doon siya mauntog. O kung sakasakali. Support still remains at 450 area. Next po si APL. Ito, hindi na rin masyado nabugbog. Ba 2% na lang yung binagsak. Dati, pagka makikita nyo, pag down ng market, nauunang mga bugbugin itong mga ito. Eh. Meron ako nakikitang... Ay, hindi natin nasilip yung weekly ng mga ano, weekly... Balikan lang natin si ano, weekly close ni MM. Para lang po habol natin kasi weekly wrap. Tusok pa rin yung ating MACD sa MM pero yung kanyang kandila doji na ba to? O spinning top na ba to na nasa ilalim? Ano ba tawag dyan? Sa candle na yan. No? So, parang indecision candle pa rin eh. No? So pwede pa rin talagang mag-consolidate or pwede pa nga mabiyak yung 450 dahil indecision candle. Pwede rin reversal candle yan kasi nga nasa ilalim na ng trend line, magkakaalaman sa next week
kung ano ang gagawin nitong si MM sa weekly. Si Dito, silipin din natin, balikan natin. Para kompleto sa Ricados, dahil weekend po ngayon eh, mga titos and titas, no? Etong si Dito, most likely matatama yung 8 peso to 12 na konso. Bakit kanyo? Kasi kakakross pa lang ng MACD. Hindi pa ito mag-miminor sa weekly. So, pwedeng mag-dribble-dribble ho talaga yan dyan. Ano, mga titos at titas, no? So, sinasabi natin, ayan muna. Teka. So, ayan muna si Dito. Silipin muna natin si APL, no? Kasi may nakikita tayo dito kay APL, eh. Si Apollo, kung guguhit ako, merong konting triangle ako nakikita. Ayan. So, merong kang symmetrical triangle sa short term. So, mag-iipitan yan. Mag-iipitan po yung presyo dyan. Next week na rin to, magkakaalaman. If babagsak po ito, so, ngayon ay nag-close tayo sa 1860, di ba? Kung babagsak po yan at magbe-breakdown dyan sa channel niya, pupulutin ulit tayo doon sa 16 or probably mas mababa pa kung babagsak. MACD niyan, magfa-flat na lang kung sa 16 lang tayo or yuyuko pang pababa. Pero kung sa taas tayo babanatan, magbe-breakout tayo pataas, pwede na mag-cross yung ating MACD. Pero we're not out of the woods yet. Bakit po? Kasi mauuntog sa zero. Pwede pa rin mauuntog sa zero yung MACD natin. At dito naman siya papasok sa trend line na to. Ayan. Pwedeng nandyan naman siya sa trend line na yan, uuntog. And then, yan po. Dito, yan, 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 yan. Pwedeng nandyan naman yung susunod niyang babanggaan, mga titos and titas. Sa weekly ni APL, nag-cross na to. Ayun, no? Cross na nga. Ayan. Remove natin to. Nakabingit na rin. Bingit ito. Cross na po ito, no? Technically, yan ay. Lumabas na yung blue dyan. May tubo na ba MACD sa ilalim? Ayun, tumubo na rin yung MACD sa ilalim, mga titos and titas. So, ang weekly scenario na makikita natin, magdi-dribble-dribble yung presyo, 1650 hanggang sa EMA na 20. So, layo-layo rin pala ito. 1650 to 20, dribble-dribble yan, mga ilang weeks. Kasi tumagus na to eh, di ba? Pero kung gusto niyang bawiin yan, next week dapat mag-trade na siya above the EMA. Eto na, balik niya sa ganitong itsura ng candle. Kung gusto niyang bawiin yan, hindi mo pa makukonsi. Eto, indecision ho eh, no? Mga titos and titas, no? Yan, no? Parang spinning top. Indecision candle sa weekly, hindi mo alam kung aakyat or bababa. Pero MACD, most likely, sinasabi sa'yo, pwede pa siyang bumaba, no? Kasi nag-cross nga yung MACD. Kung sakaling tagusin tayo dyan sa 1650 area natin, malalim to. 12. Ito muna. 13. 1380. Pwede ka pala mag 1380 rito. Tignan nga natin kung may support sa daily. Ito pwede to. Ayun nga. Yun din. 1380, 1390 area. 14. Yan po ang po pwede maging support kung sakasakali nandyan pa rin. Kung payuko pa rin to, makikita mo naman yan dahil yung MACD niya bababa pa rin, ano? Ang resistance yung kaninang channel na ginawa natin plus ito po yung EMA 13, no? So kung gusto nyo pong matuto nung napakasimpleng charting, no, sinasabi natin, tinuturo po natin yan sa webinar, ha, mga titos and titas, join us this coming March 27. Ito po, no, cold hard truth about stock trading. Kung bago ho kayo dito sa stock market, sabi nga natin, this is the best time to study, no? Kasi bakit? Pagpasok ng bull run, ready na kayo. Hindi po pwede po na hindi mag-aral ng charting. Yan ang sinasabi na natin. Hindi kayo mananalo sa market, hindi kayo makakasurvive ho dito sa chaos kung hindi nyo alam yung charting. Ito hong ginagamit natin ngayon na charting, very practical, napakadali lang intindihin, no? Papaliwanag natin yan doon sa webinar. Sa second part pa yan, ha, skill set, no? Yung first set natin, yung mindset, no? Ima-mindset natin kayo. Yan yung tinatawag natin na anti-shake bakuna, yung Tito Box, no?
para, no, you're going to trade with less emotions. Hindi na kayo masyadong nasyashak. Hindi na kayo nagtatanong, anyari, tito? Diba? So, ready kayo, mga titos and titas, no? So, yun ang first part, mindset, skill set, at tong batch na to, may bonus, intro to crypto. Diba? Why you need to start ASAP? Dahil the future belongs to the fast. If you want to go to crypto, mga titos and titas, kailangan nyo po yung practical charting, no? So, meron din tayong crypto channel, no? Pwede nyo rin puntahan ho yan, ano? So, ayan, nandyan na lahat ng kakailanganin ninyo, no? So, kung interested kayo, registration po ay nasa description ng video na to. So, yan si APL. Pasok natin si Pamparampampam. Etine. Maganda na rin yata to. Ayun, no? Hindi na rin bumababa, eh. Halos pare-pareha sila. Nag-aantay talaga ng catalyst to. Sa market. Sa market din, eh. Hindi naman kasi sila, mahirapan sila sumipa ng sila lang, eh. Ang support for me itong 193, 2 peso area, crucial. Pagka tinagos yung 2 peso, nag-close tayo below that, dito na tayo susunod, 166, 165 area, si Pamparampampam. Nakikita natin, EMA 13, nauuntog pa rin po siya, no? 230, 235 area. MACD, medyo nagme-minor, crucial talaga. Catalyst ang inaantay ng buong market natin. Para, teka muna, wala pala dyan. Ano? So, yan po si Pamparampampam, no? Catalyst ang inaantay ng market natin. So, sabi natin, support 199 or 2 peso area, crucial. Pagka tinagos yan, ito pong 166 na. Yan na po, dyan na tayo pupulutin. At yung EMA 13, nasa 237 area, yan pala yan, 235, 237 area, yan po yung mag-aakas resistance muna ni Pamparampampam. Next po, si MG, last na to. Si MG naman, today. Ano lagay? Nag-attempt i-break yung EMA 50, yung 36, pero nag-fail. Dahil nag-fail siya, pati sa EMA 20, yung 35 area, hindi pa rin niya kinaya. Nag-close tayo ng 34. MACD, mas medyo pa-cambio na, no? Compared doon sa mga ibang binabantayan natin. So, bantayan nyo po yan. Kung magko-cross yan, probably kaya niya nang biyakin itong MA 50, no? Pag once na ready, mukhang ready naman na pa-cross to, no? Ang kanya pong resistance, ang next na nasa 42 area. Ito po. Yan ang magiging resistance nito. Si MG, hindi ko lang alam kung ano catalyst, eh, no? Mga titos and titas, no? Pero pwede itong gayahin ng mga iba, no? Na manokis natin, ano? Makikita nyo, so, hindi ko lang alam kung ito ba pwedeng maging alpha ng mga Subarus. Makikita mo, ang ganda ng reversal niya, eh. Oh. Parang formadong-formado. Bantayan nyo po ito next week, no? Kung sakasakali. Eh, yan na muna. Paano, mga titos and titas? Maraming salamat po sa pagtambay ninyo ngayong buong linggo na to. Kahit medyo malalim ang binagsak ng ating market, ay bumawi naman. Bumawi naman doon sa kabila yung crypto, mga titos and titas. Ha? Kaya, kung interesado kayo, pero dapat aralin, eh, no? Hindi na, it's not a question na kung type or hindi, eh. Kung nagte-trade na kayo ng stock, subukan nyo ho, silipin nyo na yung cryptocurrency, no? Meron tayong channel, TVCC. San? Yan, pwede na kayo mag pwede nyo na panoorin yung mga videos natin about crypto dyan. As always, mga titos and titas, have a profitable and fun weekend with your families and friends. Always stay safe and stay healthy. See you all on Monday. Happy weekend! Bye!